Bakas na bakas, nag-uumapaw na kagalakan ang talagang makikita natin kay Miss Nora Honor. At talagang napakasaya ni Miss Nora Honor. Bakit nga ba? At si Ate Guy, punong-puno ng sorpresa hanggang ngayon, sobrang nag-uumapaw ang kagalakan kay Miss Nora Honor. Bakas na bakas ang katuwaan, ang kasiyahan, ito ay kitang-kita sa kanya. Bakit nga ba nag-uumapaw ang kagalakan kay Ate Guy? At syempre, si Ate Guy, ang daming mga sorpresa sa kanya ng mga nagmamahal sa kanya. At syempre, tuwang-tuwa rin ang mga Noranians, tayo mga Noranians, sa tagumpay at kagalakan ni Ate Guy. Kung masaya si Ate Guy, syempre, masayang masaya tayo. Ano ang tinutukoy ko sa pagpapatuloy ng heart expression? Pag-uusapan po natin ang lahat ng yan. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R., na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart's expression. Maraming salamat po sa patuloy na nagsasubscribe at sa mga nagla-like, nag-share ng videos, tinatapos nyo ito. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang YouTube channel na Heart's Expression. Of course, syempre, marami po tayong balita kay Miss Nora Honor, si Ate Guy pa. Hindi po mauubusan ng kwento si Ate Guy. Alam nyo po, si Ate Guy ay nagdiwang ng kanyang ikalawang anniversary sa kanyang bilang isang national artist. No po? At talaga naman nakakatuwa dahil si Ate Guy, ang bilis ng panahon, no? Hanggang ngayon talagang nandun pa rin tayo na nagpapasalamat dahil kinilala si Ate Guy ang ating pinakamamahal na si Miss Nora Honor noong 2022 month of June na isang national artist. Wow! Talagang hanggang ngayon, kumbaga, talagang nagulat tayo. Hindi nangangahulugan na bakit tayo nagulat. Kasi na-surprise, pero deserve na Ate Guy yan. Hindi naman talaga kagulat-gulat na siya ay maging national artist. Pero hindi natin naasaan na yung mismong taon na yon ay magiging national artist sa Ate Guy. Dahil dapat noon pa. No po? At dahil nag-anniversary sa Ate Guy, sa kanyang anniversary ng national artist, syempre, mahal na mahal siya ng producer, alam po natin yan, ng Regal Films, no po? At ang Regal Films ay talaga namang sa pagmamahal nila kay Ate Guy, nandiyan ang mga pelikula ni Ate Guy bilang isang tribute, no po, kay Ate Guy. Nandiyan yung Totoo Ba Ang Chismis na talaga nag-click kasama si Mr. Gabby Concepcion, no? Ayan, Totoo Ba Ang Chismis? Isa po yan sa mapapanood sa YouTube. At ito pong Till We Meet Again na talagang noong 1985 ay talagang sinira ang lahat ng record. Box office hit po talaga ang Till We Meet Again. Ang baliktambalan ni Miss Nora Honor at ni Mr. Tirso Cristy III, ang Guy and Pip. No po, natatandaan ko yan. Till We Meet Again, di ba? Tarararararararara. Ang sarap alalahanin. Tapos po, ito pong Mama dito sa aking puso. No po, talaga namang Ate Guy, mabuhay ka. Totoo ngang ikaw ay talagang nag-iisa. Ito pong handog ng Regal Films na Regal Movies Stream, no po, ay marathon po. Halos 5 oras po na mga pelikula ni Ate Guy mapapadod natin. Grabe ka talaga, Ate Guy, no? Ikaw lang po ang nakakagawa nito. At bakit nga ba ang saya siya ni Ate Guy at bakas na bakas ang kanyang kasiyahan? Of course, Ate Guy, kaya masaya dahil blessed talaga siya. Bagamat meron siyang nagkaroon siya ng karamdaman, meron siyang yung kanyang kalusugan, pero hindi siya pinabaya ng Diyos. Siyempre, patuloy siyang iniingatan. Bakas na bakas ang kasiyahan ni Ate Guy.
Una, no? Bagamat hindi naman to hindi naman ito yung sunod-sunod, no? Nandiyan yung mga tagumpay niya, unang yung mga pelikula niya, patuloy na pinag-uusapan, talagang pinapanood, palaging binibigyan ng pagkakataon ng iba yung generation ngayon na mapanood, at muli masariwa sa mga nakapanood na yung magaganda at talagang yung sasabihin nating ikararangal ng mga pelikula ni Ate Gay, di ba? Halos pinanood lahat. Halos lahat na ipapalabas yung mga pelikula ni Ate Gay na naghakot ng awards, at lalong-lalo na pinag-uusapan. Nandiyan ang Himala, ang Banawe, minsan Isang Gamugamo. Hindi ba nandiyan lahat ng mga pelikula ni Ate Gay? Nandiyan yung Tatlong Taong Walang Diyos. Hindi po ba? The Flory Contemplation Story, Bulaklak sa City Jail, Condemn. Ang dami pinag-uusapan na palabas ni Ate Gay. At talagang ito po ay talagang restored pa. Bakit? Dahil talaga namang maganda ang mga films ni Ate Gay, no? Si Ate Gay ay gumagawa ng films, no po? Talaga naman, yung iba daw gumagawa ng movie, si Ate Gay naman films ang kanyang ginagawa, no? At talaga namang natutuwa tayo sa mga bagay nito na kinatutuwa ni Ate Gay. Lalo na itong huli, yung kanyang bona na pinalabas sa ibang bansa sa Cannes Festival, at talaga namang nakakatuwa dahil ang Carlotta Films talagang interesado sa pelikula ni Ate Gay, no? Kaya si Ate Gay usang unang dahilan bakit masaya si Ate Gay, dahil talaga namang yung mga pelikula niya nandyan, buhay muli, buhay na buhay. At of course yung mga karangalang sunod-sunod na natatanggap ni Ate Gay, no? Nandyan. Si Ate Gay, kahit naman na sabihin natin na si Ate Gay hindi na makatanggap ng karangalan ngayon, hindi na yung sunod-sunod, di ba? Hindi na niya, wala, hindi na niya inaasahan niya, na-expect yan. Pero si Ate Gay, talagang kinikilala pa rin yung kanyang husay, yung kanyang galing, no? Nandiyan yung mga iba't ibang awards, Lifetime Achievement Awards, no po, sa international, at dito sa Pilipinas, at syempre, kinikilala talagang best actress hanggang ngayon, mapafamas, no? Ayan, sa PMPC, sa Gawad Urian, ang dami sa lahat ng mga institusyon, no, yung mga organization, kinikilala sa Ate Gay, di ba? Ang dami niyang natanggap na award nung mga nakarang araw, at marami pa siyang tatanggapin, di ba? Kabilang na diyan yung sa Japan, di ba? International si Ate Gay na naman dito sa pelikula niyang Mananambal, nakakuha na naman siya. Wow! Kaya tuwang-tuwa ang Miss Nora Honor. Idagdag pa natin na yung masaya ang kanyang pamilya, nagkakasundo sila, at talagang sama-sama sila. Makita mo yung mga anak niya, talaga namang nakasuporta sa kanya, at talagang yung pamilya niya masasabi mong proud sa kanya sa mga natatamo ni Ate Gay. At ikararangal mo rin yung mga anak ni Ate Gay. Siyempre, bilang isang ina, no? Yan ay isang malaking karangalan at isang kagalakan na meron kang mga anak na katulad ni Miss Lotlot De Leon, nandiyan si Mr. Ian De Leon, nandiyan si Miss Matet, si Kiko, at si Kenneth, na talagang nagmamahal sa kanya ng lubos, no? Talagang nagdadamayan sila. At syempre, meron pa mga apo si Ate Gay. Kaya tuwang-tuwa si Ate Gay. Bakas na bakas mo sa kanya yung tuwa. At of course, nandyan yung mga fans na talagang hindi siya iniwan noon, ngayon. Talagang totoo yung sinabi ni Ate Gay na walang iwanan. Makita mo yung mga kaibigan niya, yung mga tapat. Talagang never siyang iniwan. No po, yung mga best friend niya nung araw, ayoko na magbanggit ng pangalan, baka may makalimutan ako. Hanggang ngayon, matalik niya pa rin kaibigan, no? Yung mga nagmamahal sa kanya, hindi siya iniwan, no? Sa karamdaman, sa kagalingan, no? Sa kayamanan, sa kawalan, si Ate Gay, yung mga tapat na kaibigan niya nandyan. Of course, ang mga Noranians, hindi niya sinabing mga fans, kundi mga kaibigan. At talaga namang tayo, sabi ko nga nung minsan, yung mga Noranians ay talagang makita mo sa bahay ni Ate Gay, isang pamilya, no? Sama-sama silang kumakain,
At yung mga kapwa artista ni Ate Gay, talagang mataas ang respeto nila kay Ate Gay. Hindi na rin po ako babanggit ang pangalan sa dami, baka may makalimutan ako. Talagang love na love nila si Ate Gay. No po, si Ate Gay, konting galaw niya lang, talaga naman makikita mo, balita kaagad, news kaagad yan. Talagang sa edad na 71 ni Ate Gay, siya lang ang nakadama nito. Talagang siya lang, wala nang ibang nakadama, nakaranas, nakarating sa mga bagay-bagay na ito. Kaya nga si Ate Gay, siya rin ang pinakamaraming title, no? Andiyan yung Cinderella, nandiyan yung Brown Girl, di ba, no? Nandiyan yung tinawag siyang, ano ito? Grand Dame, at tinawag siyang greatest actress of all time, superstar, national artist, movie queen, no? Ang dami. Kahit na yung napakahusay na actress sa stage play, no? Siya rin ang pinaka-multi, anong tawag dito? Yung sa multimedia queen, siya yon sa lahat, kasi sa commercial, sa radio, sa TV, sa stage play, di ba? Sa ano pa ito? Sa movie, sa music. Ala, ang dami talaga na tamasa ni Ate Gay. Talaga naman, at sasabihin mo rin, indie queen si Ate Gay, no? At ito ngang Pieta, talaga naman 13 na talaga nominees ang nakuha ng Pieta. At si Ate Gay, eto rin nga, artista ng dekada, di ba? Sa PMPC. At si Ate Gay yung kauna-unahang best actress na tatlo ang entry, nominated siya sa tatlong pelikula. Si Ate Gay lang po yan. Ate Gay, we love you. Ito po si KFRDR na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay.